Hello guys, magandang araw. My name is Benji Palaruan Jr., your trusted licensed real estate broker and entrepreneur. Ang topic natin ngayon is kung marirefund ba ang isang down payment sa property. So manood at matuto. Napakaganda ng topic na to dahil napaka-importante para sa inyong mga buyer itong video na to. So, ang topic ito ay paano ma-refund ang yung down payment. So, may tinatawag tayong batas na Macedalo or sa real estate term na Realty Installment Protection Act. So, Law 6552 of 1972. So, sa batas, may tinatawag na requirements para mapasok tayo sa batas na to. So, sasabihin ko yung mga requirements na to. Okay? So, excited na ba kayo malaman to? Una, ang batas na ito ay nagko-cover sa residential properties. Ano yung residential properties? Ito yung tinatawag na house and lot sa condominium. Hindi saklaw dito ang commercial building or a sale of existing buyer. So, cover kayo dito. Number 2, dapat nagbabayad na kayo ng down payment na more than 2 years. Kung less than 2 years, no refund. Alalaan nyo yun guys ha. More than 2 years. Kung less than 2 years, walang refund. Number 3, binibigyan kayo ng 60 days ng palugit ng seller kung hindi mo pa nababayaran yung down payment mo. So may, halimbawa, nagda-down payment ka, tapos may due date ka, o nag-due ka sa payment mo, binibigyan ka ng 60 days ng developer or seller. So, habang binibigyan ka ng palugit, susulat sa'yo yan ng notification or letter na may due date ka plus penalties. Kailangan mo bayaran yun. Okay? So, remember guys, be responsible to your payment schedule. Number 4, minensyo ko yung 2 years, di ba, na kailangan magbayad ka ng more than 2 years. Dito, pumapasok yung 50% na refund. Basta, nakapagbayad ka ng 2 years. Yung developer, pwede niyang i-refund yung down payment mo ng 50% only. So, kaya nga sinabi ko sa inyo, hindi luxury ang pagbili ng property. It's a commitment. Okay? So, mag-isip ng mabuti. Okay? Mag-desisyon ng mabuti. Kasi, panghabang buhay ang pagbili ng property. Dahil doon na kayo titira, at doon na ang future ng magiging pamilya at anak nyo. Oh, for the coming years. Number 5, pwede mo i-assign or i-sell yung rights mo doon sa property habang nagda-down payment na kayo. So, about that assignment or this kind of right, pwede ang real estate broker dito. Pwede ko kayong matulungan. So, just contact me and I can help you. Number 6, pwede kang mag-advance payment habang nagda-down payment ka. Ano yun? Sabi mo. Bawa, span of 2 years yung down payment mo, ika 5 month mo palang magbayad, tapos nanalo ka sa sweepstake. Halimbawa lang ha, nanalo ka sa sweepstake, nanalo ka sa loto, o may nagbigay sa'yo ng pera, o nagkaroon ka ng jackpot doon sa negosyo mo, pwede mong bayarin in advance yung down payment without interest. Karapatan mong magbayad. Number 7, ang 6552 ay may hangganan na batas ito. Kung ang property mo ay na-approve na sa loan, kagaya ng Pag-IBIG at saka bangko, hindi na ito saklaw ng batas ng 6552. Bakit? Kasi nabayaran na ng bangko yung developer. So ngayon, yung responsibility to pay ay nasa bangko na. Wala na sa developer. So hindi na ito saklaw
ng 6552 na Batas, Natet, or Maseda Law. I hope may natutunan kayo sa video na to and sa mga binigay kong guidelines about 6552. So please like, share, and subscribe to this channel. And have a great day. And bye. Thank you so much for watching. See you again on my next video.